kapayapaan mula sa panalangin papuri ni Inang Goning sa interpretasyon ni Inang Puring. Aking mga lingkod na aking iniibig. Kayo nga ay aking minamahal na mga lingkod. Mapalad kayo, aking mga anak. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nakikita ko na kayo ay puno ng kagalakan. Kayo ay puno ng kapayapaan sa inyong mga buhay. Batid ko yan, aking mga anak, sapagkat ako ang Espiritu ng Diyos. Espiritu na nakakaalam ng lahat ng bagay sa inyong mga buhay. At ako ang inyong buhay, aking mga anak. Ako ang nagpapabanal sa bawat isa sa inyo. Kayo ay aking mga lingkod na aking iniibig. Kaya nga, aking mga anak, patuloy ninyong ipakita ang inyong katapatan sa Diyos. Patuloy ninyong ipakita sa Diyos ang tunay na pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat diyan masusukat kung gaano ninyo iniibig ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. Kayo nga ay tunay na iniibig ng Diyos, aking mga anak. Sapagkat sa kabila ng inyong karumihan sa inyong mga buhay, sa kabila ng inyong mga kasalanan ng kayo, ay wala pa sa Diyos at hindi pa kayo naglilingkod sa Kanya. Nung panahon hindi pa kayo pinaghaharian ng Diyos, kaya't kayo ay tinawag ng Diyos at pinili sa sanlibutan ito upang kayo ay maging Kanyang lingkod sa sanlibutan ito. Magpasalamat kayo sa Diyos, aking mga anak, sapagkat sa pagkakatawag nila sa inyo, sa paghirang niya sa inyo, kayo ay binuhusan na ng Kanyang Espiritu at kayo lahat ay malinis na sa magitan ng Kanyang Espiritu na binuhos sa bawat isa sa inyo. Kaya kayo lahat, aking mga anak, ay inyong pakaingatan na kayo ay makagawa muli ng kasalanan, na kayo muli ay bumalik sa inyong lumang buhay na kung saan ay hiwalay kayo sa Diyos noong panahon na kayo ay hindi pinaghaharian ng Diyos. Sa halip ang naghahari sa inyo ay ang kapangyarihan ng sanlibutan ito. Kaya't mapalad nga kayo, aking mga anak, sapagkat kayo ay nilinis na ng Diyos. Nilinis na sa magitan ng Kanyang Espiritu. Kaya
kaya't nawa kayo lahat, aking mga anak, nararapat din na kayo ay magpakabanal at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi makakaranas ng kamatayan sa kanyang buhay. Manalig kayo sa Diyos, aking mga anak, at magtiwala kayo. Sapagkat ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ay walang bagay na hindi niya magagawa sa inyong mga buhay. Kayo lahat ay pinilit-hiniram ng Diyos sa sanlibutan ito. Kaya't ang bawat isa sa inyo ay binigyan niya ng kanyang-kanyang tungkulin. At ang mga tungkulin na iyan ay inyong dapat nagampanan sa inyong mga buhay. Maliit man liyan ang pinakatiwala sa inyo ng Diyos, ay gawin ninyo, aking mga anak. Sapagkat ang pinakatiwalaan ng maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din ng malaking bagay. Ipakita ninyo sa Diyos, aking mga anak, na kayo ay tunay na mapagkakatiwalaan. Sapagkat ang Diyos ay nagtiwala sa inyo bago pa man kayo tinawag ng Diyos sa sanlibutan ito. Ang Diyos ay nagagalak sa bawat isa sa inyo, aking mga anak. Sapagkat nakikita ng Diyos ang inyong katapatan. Nakikita ng Diyos ay inyong malugod na pagsunod sa kanyang kalooban at pagtalima sa kanyang mga pinag-uutos. Mapalad kayo, aking mga anak, sapagkat kayo ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad kayo sapagkat kayo patuloy na nakakatalima sa iniuutos ng Diyos. Sapagkat kayo lahat ay pinununan ng Diyos ng karunungan at kapangyarihan. At nakikita nyo na kung ano ang tama at mali sa inyong mga ginagawa. Kayo lahat ay aking pinagmamasdan sa mga oras na ito. Pinagmamasdan ko ang bawat isa sa inyo, aking mga anak. At nararamdaman ko kung ano ang laman ng inyong kalooban. At nakikita ko ang tibok ng inyong mga puso. At nakikita ko rin kung gaano kayo nagsusumikap na patuloy na makinig sa aming mga tinig. Sapagkat sa pagkikinig ninyo sa aming mga tinig ay tunay na naririyan ang kagalakan sa inyong mga puso. Sapagkat nababatid ninyo ng inyong pakikinig sa aming mga tinig, ay dito kayo napupuno ng kagalakan at kapayapaan sa inyong mga buhay. Yan ang nais ng Diyos sa inyo, aking mga anak. Na kayo ay magpatuloy sa pakikinig sa aming mga tinig, sapagkat ito ang magliligtas sa inyong mga buhay. At huwag ninyong pagsasawaan, aking mga anak, ang pakikinig sa aming mga tinig. Sapagkat sa pamagitan ng iyong pakikinig sa aming mga tinig, ay dito kayo palalakasin ng Diyos. Dito kayo pagagalingin ng Diyos at dito kayo makasusumpong ng kapayapaan at kagalakan sa inyong mga buhay. Mapalad kayo, aking mga anak, sapagkat magpahanggang ngayon ay patuloy ninyong naririnig ang aming mga tinig. Kaya't patuloy kayong humayo, aking mga anak, kung saan naroon ang gawain ng Diyos. Sapagkat doon sa gawain ng Diyos ay patuloy ninyong naririnig ang aming mga tinig. At patuloy kayong nakakapakinig ng salita ng Diyos na kung ito ay patuloy ninyong pakikinggan, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyo lahat, aking mga anak, sa inyong pagparito. Maraming salamat sapagkat kayo ay muli nakipagtipan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako'y nagagalak sa inyo lahat, aking mga anak, sapagkat patuloy kayong nagsasakripisyo.
Patuloy kayong nagpapagal at patuloy na inaalay ang inyong mga oras at panahon. At higit sa lahat, patuloy ninyong inaalay ang inyong mga buhay para sa Diyos. Kahit ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat, aking mga anak. Sapagkat buong puso ninyong inaalay ang inyong mga buhay para sa Diyos. Huwag kayong mag-alala, ating mga anak, sapagkat sa magitan ng inyong pag-aalay sa inyong mga buhay, ay kakampi ninyo ang pangako ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya patuloy ang iingatan ng Diyos, maging ang inyong mga mahal sa buhay, hanggang sa inyong ikasampung lahi, aking mga anak, kaya't mapalad ang inyong mga salin lahi. Sapagkat sa pamagitan ninyo, silang lahat ay maliligtas at silang lahat ay pagpapalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyo lahat, aking mga anak. Salamat. At sa muli nating pagtitipan, aking mga anak, sumayin nyo ang aking kagalakan. Sumayin nyo ang aking kapayapaan, aking mga anak. Salamat sa inyo lahat. Salamat.